Go! Yun, good afternoon mga kabuting ting. Welcome back dito sa Daddy Buting Ting's Mini Aviary. So for today's video mga kabuting ting, eto, nagpa-lo-fly muna tayo ng mga warriors natin ngayong hapon para makondisyon na yung mga warriors natin para sa darating na first lap ng derby sa linggo. Ayan, so first lap na ng derby at meron tayong isang i-entry doon. So dapat dalawa yung i-entry natin mga kabuting ting, si Blue at saka si Boy Neto. Eto yung mga warriors natin lumilipad ngayong hapon, ayan, para makondisyon na nga. So dapat dalawa yung i-entry natin, kaya lang nagka-problema yung isang ibon natin. Si Boy Neto yan nagkaroon ng upper respiratory infection. So medyo nanlabo yung isang mata niya. Parang nagkaroon ng katarata, medyo namumuti yung kanang mata. Mamaya papakita ko sa inyo si Boy Neto. So ito habang lumilipad yung mga ibon natin. Ayan, pakita ko muna sa inyo si Boy Neto. So ito si Boy Neto, yung mga kabuting tingin, mapapansin nyo yung kanang mata niya. Diba medyo parang naniningkit eh, no? Medyo nakapikit ng konti yung talukap ng mata niya. So medyo madilim kasi tayo today, ayan o, di ba? So mukhang uulan pa, huwag sanang abutan ng ulan yung mga warriors natin. So mamaya din nga pala magsasakay tayo ng mga young birds natin, no? Training sa Arayat, Pampanga. So ito, balik tayo kay Boy Netoy, ayan, di ba? So medyo nanlalabo yung isang mata ni Boy Netoy, kaya inatras na natin si Boy Netoy, hindi na natin siya isasama ng derby. So malayo na rin yung narating neto, dalawang training lang yung naging kulang niya sa pinakahuling training ng UFC. Ayan, di ba? So nung Miyerkules at saka nung Linggo, hindi na natin siya naisali dahil nga dito sa kanyang mata. So medyo nanlambot yung ibon natin, medyo nanlata, ayan, dahil nga may nararamdaman, di ba? So medyo malambot na yung dumi niya, kaya hindi na natin siya maisasali at saka nagbawas na siya ng timbang. So di na natin siya pwedeng pwersahin at baka mawala na lang yung ibon natin. So isasali na lang natin siya sa susunod. Meron tayong bagong sinalihan na club dito. So may bagong tayo dito, KFC. Napakasarap ng pangalan ng bagong club natin. Nakakagutom yung mga warriors natin. So sumali nga tayo sa bagong tayong club dito sa amin. No, nasukatan na yung loft natin. So member na tayo doon, magre-register na lang tayo pagka lumabas na yung loft ID natin. So doon na lang natin sasali si Boy Netoy mga kabuting ting. Ayan, kapag naka-recover na yung ibon natin, isasali natin siya sa bagong club na sinalihan natin kasama ng mga young birds natin dito sa kabilang loft natin. Ayan, makakasama niya yung mga kapatid niya, mga kapatid na bunga pala ni Boy Neto yun at saka ni Blue. So bali tatlo yung isasali natin doon, si Boy Neto at saka yung dalawang young birds natin, yung isang pure arabuline natin na kapag decide na tayo na hindi na talaga natin isasali, so sayang, baka madisgrasya, pwede natin gawing breeder yon. Kasi nga napakaganda nung lahi niya, isa siyang pure Saudi bird mga kabuting ting, purong puro yon, kaya pwede natin gamitin breeder na lang at yung mga anak na lang niya isusubukan natin sa mga karera. So ayan, habang lumilipad yung mga warriors natin, papakita ko muna sa inyo yung mga binili nating supplements para kay Blue. So eto yung binili nating mga supplements para kay Blue. Ayan, halagang nasa 400 na lahat yan. Para sa isang ibon lang yan, ha, kay Blue. So bumili tayo dito ng Pure Wild Honeybee. Ayan, para kay Blue nga, para makondisyon natin siya. Eto, para sa mga young birds yan, in case na magkaroon man ng sakit-sakit, ay na amoxicillin, hindi kay Blue yan, so hindi kasama sa kanya yan. So eto, Bolt Flex ng Excellence, ayan, baka naman, Excellence, ayan, diba, Bolt Flex. Bumili rin tayo ng Sneaky Mix, so konti lang yung binili natin, 1/4 lang, kasi isa nga lang yung warrior na kasali natin, si Blue lang, diba, ayan. So eto, bumili rin tayo ng electrolytes ng Thunderbird mga kabuting ting. So para kay Blue din to at sa ibang mga ibon din natin. Ayan. So bumili rin tayo dito ng Super B12. Ayan, di ba? So 5 piraso para sa 5 lap. Goods na yan para kay Blue. May kasama din tayong brewer yeast. Ayan, nakahalo na sa loob. Di ba? So 5 piraso rin. Puro tigli-5 lang yung binili natin. Itong Bolt Flex natin, 5 lang din yan. Kasi nga, isang ibon lang naman yung kasali natin. So every week mga kabuting tingin yung mga supplements na ibibigay natin kay Blue, preparation yon para sa derby nga na sinalihan natin sa kanya. So sana makapagpauwi tayo ng maganda sa derby. Hindi man tayo manalo, sabi ko nga sa inyo, hindi man tayo manalo dun, sana makapagpauwi man lang tayo ng ibon galing sa pinakadulo, yung pinakahuling lap, which is Apari. Diba, Apari Cagayan. So napakalayo na nun. So umuwi lang yung ibon natin dun, napakalaking karangalan na nun. Diba, makachamba lang tayo na makapagpauwi. Hindi lahat nakakapagpauwi ng ganong kalayo dahil nga dulo na ng Pilipinas yung Apari. So konti lang yung mga nakakauwi. So sana si Blue mag day bird noon, no? Hindi man siya mag-clock, pero sana mag-clock na rin, di ba? Uwi na lang din, di pa mag-clock. So kapag nakauwi si Blue noon ng day bird, napakagaling, di ba? Ganda ng bloodline niya kapag ganoon. So iko-continue natin yung pag-breed
sa lahi ni Blue pagka maganda yung pauwian natin sa kanya sa derby. So sana yung maging maganda yung resulta ng unang derby na sinalihan natin. Ayan. So ayan, habang lumilipad yung mga Warriors natin dito mga kabuting-ting, eh ipapakita ko na sa inyo yung mga bagong painakay natin sa breeding area ng mga lovebirds natin. So sa wakas nga, meron na naman tayong mga inakay. Napakatagal na panahon bago tayo nakapagpapisa ulit ng mga ibon. So halos bago nga kasi yung mga breeders natin doon, kaya medyo natagalan tayo. Si Alwina at Agilus na lang talaga yung pinaka-original na natitira doon. So ito, papasilip ko na sa inyo yung mga bagong inakay natin. Kaya samahan nyo ako today. Tara! Okay, so ito, nandito na nga tayo sa breeding area ng mga lovebirds natin. At ngayong araw nga, papakita ko sa inyo yung mga bagong inakay natin. Sa wakas, meron na ulit tayong painakay dito sa mga lovebirds natin, no? So meron tayo limang inakay ngayon. Meron tayong tatlo dito, ayan. At meron tayong dalawa dito, kay Alwina at kay Agilus, ayan. So una ko na ipapakita sa inyo yung tatlong inakay natin dito, ayan. Kuha lang tayo ng flashlight kasi medyo madilim ngayong araw. So gusto na namang umulan, eh, no? Napakadilim na ang kalangitan. Buti na lang hindi inabutan yung mga Warriors natin kanina. Napapasok na rin natin yung mga ibon natin, ayan, para iwas sakit. Usong-usoy sakit ng mga ibon ngayon, lalo na sa Kalapate, no? Dahil nga tinitraining natin sila sa malayong lugar, so prone sila na makakuha ng mga sakit kapag ka nauulanan. So di ba, sana kung maaga umuulan and then umaaraw sa tanghali, okay lang yung natutuyo yung mga ibon natin. Kaya pag sa hapon umulan and then nabasa yung ibon natin, eh prone na sipunin, o kaya magka one eye cold. So eto, sisilipin nga natin today yung mga inakay dito ng ating Blue Misty Possible Split Opa at tong kapares niya na Power Blue Ewing. Ayan. So meron tayong tatlo dito, ay ilawan natin, madilim eh. Eh no, diba? So meron na naman tayong painakay dito sa ating Daddy Buting Things Mini Avery. Sa wakas, ang tagal din, no? Almost 2 buwan din tayo walang inakay. 2 buwan din ako hindi nakakita ng mga gantong ibon, ganyang kaliliit na ibon, no? Kasi nga halos bago yung mga breeders natin. Ilan na lang talaga yung proven breeder na naiwan dito sa ating breeding area. So eto, tatlong ibon. Sana eh meron tayo isang visual na lumabas dyan. Isang Parblue Ewing Misty Opaline Hen. Ayan, diba? So tatlong chance nga to na makapagpalabas tayo ng mutation na gusto natin. So eto, mga kabuting-ting, sara muna natin to at sisilipin na nga natin yung mga inakay naman ni Alwina at ni Agilus. So eto, mga kabuting-ting, katukin muna natin si Alwina dito. Si Agilus, ayun, no? Diba? Ayun. So dito, mayroon siya 5 itlog, fertile yung 4 dito. Ayun, 3 na rin pala. So 6 na yung ating painakay ngayon. Ayan, no? Diba, punong-puno yung butche. So ito yung bagong pisa. Ito, medyo maliit eh. Yung dalawa, punong-puno yung butche. So yung isa dyan is clear. Ito, clear yan. Yung isa, fertile, eh, no? Diba, medyo maitim yung kulay. So fertile pa yung isa. So dito, 4 yung magiging inakay natin. So all in all, mga kabuting-ting, ngayong buwan eh magkakaroon tayo ng 7 heads ng mga young birds na love birds. So okay na rin yun, kaya sa wala. Pero dati nga, almost 30 heads yung production natin ngayon eh. Medyo mahina kasi nga, bago yung mga breeders natin. So sara na natin to, baka mamaya mastorbo pa etong si Alwina at Agilus dito. So bukod mga kabuting-ting sa mga painakay natin, meron pa tayo sa magandang balita dito sa ating breeding area. So yung possible cock lang natin na opaline dati, eh proven na ngayon. Eto, yung ibon natin dito, etong ating blue opaline cock dito mga kabuting-ting, eh proven na. Proven cock na talaga. Dahil eto, papakita ko sa inyo kung bakit siya naging proven. Ayun yung ating hen. Labasin muna natin yung cock natin na opa. Yun, ito yung ating blue opaline cock. Ayan, napakagandang ibon. So lahat ng anak nila dito walang tapon, sigurado yon. So ito yung mga itlog nila. Ayan, meron silang 5 itlog ngayon sa kanilang first clutch. At napakaganda. So ito mga kabuting-ting, napakaganda ng first clutch nila. Ayan, halos fertile na lahat. 4 na yung fertile sa 5 itlog nila. So sana humabol pa tong isa, mag-fertile pa sana to. Ayan, ito yung pumpista pa lang ng itlog na nag-fertile. Ayan, no, diba? Medyo malipis pa yung ugat. So, ito yung mga ganito. Ito yung mga naunang nag-fertile. Talagang well-developed na yung embryo sa loob ng itlog. So, meron nga tayong napakagandang balita, no? Meron na tayong 7 inakay. Meron pa tayong magandang balita dito sa possible cock lang natin dati. So, proven na nga siya ngayon dahil nag-fertile yung mga itlog nila nung kapares niya. Diba? So sana magtuloy-tuloy na yung magandang breeding ng mga ibon natin. Yung mga bagong breeders natin dito, ayan, sana umitlog na rin itong mga to. Sana humabol na sila. Eto, sana magpares na rin yung mga pinagpapares natin. Hindi pala makita, sobrang dilim na.
Ayan, so hapon na kasi bumili pa nga tayo ng mga supplements ni Blue para sa darating na derby na lalabanan niya. So yun ang muna yung update natin sa mga alaga natin dito sa ating mini aviary. No, meron tayong magandang balita dahil nga meron na tayong mga inakay ulit at meron pa tayong mga fertile eggs sa ating opaline cock, di ba? Ayan, so yun ang muna para sa araw ito mga kaputing ting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kaputing ting.